Nauna nang nag-recruit ng mga Chinese national ang Philippine Coast Guard (PCG) bilang auxiliary member ng ahensya, ngunit na-delist na ang mga ito. Ito ang ibinunyag ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan sa harap ng pagdinig ng House Committee on Transportation matapos siyang tanungin ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers tungkol sa isyu sa recruitment na inihain ni Senator Francis Tolentino. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA, ay isang voluntaryong ununiformed non-government organization na naka-attach sa PCG. Tinutulungan ng mga miyembro ang ahensya sa pagtataguyod ng kaligtasan ng ari-arian sa dagat, proteksyon sa kapaligiran ng dagat, at iba pang mga aktibidad na pinamumunuan ng komandan. Base sa pagkakaintindi ko, karamihan sa mga recruit na ito ay mga Chinese sa hanay ng Brigadier General, at parang nalampasan na nila ang Coast Guard, sabi ni Barbers kay Gavin. Pumunta na kami sa isang proseso sa pakikipag-ugnayan sa mga kaugnay na intelligence at national security concerned agencies ng gobyerno, at sa katunayan, na-delist na namin ang 36 sa kanila, Chinese nationals, sagot ng opisyal ng PCG. Ayon kay Gavin, ang mga dayuhang ito ay nagsilbi bilang mga auxiliary na miyembro ng ahensya sa loob ng humigit kumulang 2-3 taon hanggang sa madilist sila noong Disyembre taong 2023. Sinuri namin ang kanilang pagsunod sa aming karaniwang set at nalaman na hindi sila sumunod. So we initiated their delisting, and they were delisted, pagtatapos ni Gavin. Sinabi ng opisyal ng PCG na nabigo ang mga na-delist na miyembro na makakuha ng National Security Clearance, kabilang sa mga kinakailangan niyang ipinataw sa mga dayuhang aplikante sa pag-upo sa kanyang posisyon noong Oktubre ng nakaraang taon. Dagdag pa niya, iniimbestigahan pa nila kung paano na-recruit ang mga Chinese na ito o kung nagsumite sila ng mga kaukulang dokumento para sa trabaho. Nang marinig ito, iminungkahi ni Barbers ang panel na tingnan ang mga miyembro ng PCG na sangkot sa proseso ng recruitment ng mga dayuhan. Nagpahayag din siya ng pagkabahala na ang mga Chinese auxiliary member na ito ay maaaring nagsilbi bilang mga especially iya, lalo na sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng bansa at China. Dapat nating i-backtrack kung sino ang nag-recruit sa kanila dahil in the first place, wala silang compliance. Somebody, somehow, sometime, and somewhere, someone has allowed them to become auxiliary member, the lawmaker stressed. Sa parehong pagdinig, tinanong ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez si Gavin kung ang mga dayuhang recruit ay nakakuha ng Alien Employment Permit mula sa Bureau of Immigration o Alien Employment Permit sa Department of Justice. Kung hindi, ipinaliwanag ni Fernandez na may mga paglabag talaga sa proseso ng pagkuha ng Chinese nationals. Sa pagtugon dito, nilinaw ni Gavin na ang mga recruit ay, sa katunayan, mga voluntaryo, na nagsasabi na, kung kailangan nilang magkaroon ng permit sa trabaho ay lampas sa saklaw ng PCG sa puntong ito. Humiling ang opisyal ng PCG ng executive session dahil sa sensitivity of the matter, matapos magtanong si Fernandez sa katotohanan na ang mga recruit na ito ay mga voluntaryo.